Matagumpay na rin sa gawa ang resupply mission sa BRP Sierra Madre na nakadaong sa iyong insured. Noong September 27, 2024, ang Armed Forces of the Philippine Navy, AFP, katuwang ang Philippine Coast Guard, PCG, ay nagatid ng supply at nagpalit ng tauan sa kabila ng presensya ng mga barko ng Chino sa lugar. Bagamat may 8 barko ng China ang namataan malapit, hindi sila nakialam, kaya't naipagpatuloy ang operasyon ng Pilipinas sa ayungin sa pangunguna ng MV Lapu-Lapu at isang Philippine Navy warship. Ang misyong ito ay bahagi ng mga patuloy na hakbang ng Pilipinas upang igiit ang soberanya nito sa ayungin shore na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang BRP Sierra Madre ay sinadyang isadsad doon noong 1999 ay nagsisilbing simbolo ng pag-angkin ng Pilipinas sa teritoryong ito sa West Philippine Sea. Naging matagumpay ang resupply mission ng Philippine Coast Guard PCG at Philippine Navy sa BRP Sierra Madre sa iyong mission dahil sa ilang pangunahing dahilan. Una, kahandaan at kakayahan ng AFP at PCG. Ang AFP at PCG ay naganda ng mahusay na pagpaplano para sa misyon. Nakipag-ugnayan sila upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan at mga tagumpay ng operasyon sa kabila ng banta ng mga barko ng Chino na nasa paligid. Ikalawa, pagiging mapagmatyag sa presensya ng mga barko ng China. Bagamat may presensya na hanggang 8 barko ng China sa lugar, hindi ito naging banta sa misyon. Ang AFP at PCG ay nanatiling mapagmatyag at tandang tumugon sa anumang posibleng hadlang. Ngunit nagpatuloy ang operasyon nang walang direktang pagharang mula sa mga barko ng China at sa mga militia vessel nito. Suporta, ikatlo, suporta ng iba't ibang barko. Ang resupply mission ay sinuporta ng iba't ibang barko ng Pilipinas tulad ng mga barko ng Philippine Navy na naka-standby upang tumugon at tumulong kung kinakailangan. Malaga ito upang mapanatili ang kaligtasan ng mga supply, boat, at mga tagumpay ng misyon. Ang mga aspetong ito ang nagbigay daan sa matagumpay na pagpapatuloy ng resupply mission at pagpapanatili ng presensya ng Pilipinas sa ayungin shore. Kaya ang mga barko ng China na nakapalibot sa BRP Sierra Madre ay walang nagawa dahil ang mga Philippine Navy ay naka-escort na sa mga barko ng PCG at BPAR na magsasagawa ng mga resupply mission maging sa mga susunod pa nitong resupply sa Escorda Shoal at sa Pag-asa Island. Ang AFP ay nagpahayag na mananatili sa ating bansa ang mga medium-range missile ng US at balak pa nitong dagdagan ng mga mas maabagong missile na ito na kung tawagin ay Dark Eagle Hypersonic Missile, isang long-range na may single battery at 4 mobile launcher na may kakayahang lumipad ng hanggang 225 miles sa loob lamang ng ilang minuto, ay kaya niyang wasakin ang target nito. Ito ang balak na i-deploy ng US sa Japan at dito sa ating bansa sa Pilipinas. Ito rin ang kinakatakot ng China dahil mahirap ito ma-intercept dahil sa taglay nitong bilis na tiyak mauubos ang mga base militar ng China sa loob lang ng ilang oras.